tatay Tigo. Hindi na si Tore! Ako ang nakakilala. Sabi ko sa aming
kadalasan ko nung ginawa kundi magmisa, magsabi ng mga kataga na galing sa Biblia. Hindi nga siya nakikipagkaibigan sa mga MPA nun, kasi kung nakikipagkaibigan siya, magiging target siya namin. So sa 10 taon ko sa Tabao, eh hindi namin nailagay sa order of battle ang pangalan na ni Pastor Apollo Quiburon. Na nagmimisa siya sa Agdao. Ang Agdao nung panahon na yon ay tinatawag niya ni Caragdao. Hindi makapasok ang mga pulis doon dahil nabansagan na silang mga abusado. Kaya ang nilagay ng armed forces sa Agdao ay ang Philippine Marines under kay Colonel Piason noon. Noong naging acting mayor si Tatay Digong ay sinimulan niya ang tamang pagpapalakad, ang tamang pag-gobyerno. Ito at ang pinipilit niya ay ang magiging peaceful ang Davao. Sabi niya, sana magiging peaceful lang ang Davao para magawa ko na ang tama ng trabaho. So nakipagtulungan kami. Merong isang sikreto, ito ideal ang panitatay nito. Siguro kailangan natin ito. Naging marami rin kalaban si Tatay Digong. Maraming maraming kalaban si Tatay Digong sa Davao. Dahil nga, siya ay anti-government. Ang Davao noon ang number one na anti-government area sa buong Pilipinas. So, para hindi mapagkamalan na ang armed forces ay may balak na masama kay Tatay Digong, ang order ni President Marcos Sr. ay bantayan si Tatay Digong para hindi masasabi na ang gobyerno mapapasama sa kanya. Hindi ginawa yon ni Marcos Sr. In fact, yung team ko sa Davao ay inatasan ng mga personal ni President Marcos Sr. na bantayan si Tatay Digong. Dalawang tao ko ang naka-close in kay Tatay Digong na hindi niya alam. Yun ang trabaho namin doon eh. Pagbantay ng tamang pagpapatakbo ng katahimikan. So yun lang po ang anano ko. Dahil sa nangyayari ngayon sa KOGC, hindi ko na masigura ang ginawa nila na paglabas tangan sa mga parishioners ng KOGC. Hostisya! So,